upset nangyari sapagkat nanalo sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng NCA ang Mapua Institute of Technology, beating a team in perpetual na hindi natalo coming into the finals. The first time nagtapat yung dalawang to sa elimination sweep ang MIT, and dito naman sweep ng Mapua ang undefeated na team ng Perpetual Help. And ang ganda pa nung naging performance nila all throughout the game. They dominated, hindi sila nagpakita ng takot, and at the same time talagang na-outsmart nila yung kopana ng Perpetual Help. And of course the MVP para sa Mapua sa men's division was Paul John Cuzon. Napaka-intense maglaro nitong si Paul John. He was the highest scorer, not only in his attacks but his blocks as well. Syempre, hindi rin nagpahuli si Bagalay sa kanyang mga blocks and yung attitude niya sa loob ng court. I honestly enjoyed watching these two players dahil pina-excite nila yung laro kanina natin. For us viewers and for us commentators for today, talagang binigyan nila tayo ng magandang show kaninang hapon. And a historic afternoon para sa Mapua dahil nakamit nga nila ang kanilang kauna-unahang Beach Volleyball Championship. Mula sa men's division, we go to the women's division kung saan nakamit muli ng San Sebastian College Recoletos Lady Stags ang kampiyonato, their third straight championship, Michelle. And of course, isa sa mga magandang gift para sa kanila ito coming from an injury that was suffered by Danji Encarnacion. And of course, ang saya panoorin ni Aliza Eroa, how she stepped up in her career as a beach volleyball player. Kahit na challenge siya, kahit nahirapan siya when it comes to her attacks, nagawa nila ng paraan and they showed their strategy, yung 1-2 strategy na pinag-uusapin natin kanina. They executed it very, very well. At syempre, nasa bulutan ako ni Gretchen. Gretchen Soltones, ang kanyang pangatlong sunod na beach volleyball championship. Ito ang nanalo, Mapua, San Sebastian. Congratulations to all of you guys. Michelle, final words bago tayo magpaalam. Siyempre, it's not about how you start the tournament, but it's how you end it. So all the teams today showed their heart, showed their skill, and their talent when it comes to volleyball. And a lot of very, very convincing and momentous wins from all of our teams today. Napakasaya panoorin. I hope you all joined us. And if you haven't watched the games, then I hope na next time you get to watch also beach volleyball here in the NCAA. And I'm sure that beach volleyball will come back once again dito sa Subic. This is the third time na nagkaroon.